Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid na titipon tayo sa hapag ng Panginoon upang makinig sa kanyang salita na may nag-aalab na puso at upang buksan ang ating mga mata habang hinahati niya ang tinapay sa atin. Hilingin natin na siya'y manahan sa atin habang nararanasan natin ang kadiliman sa krisis na ito. Mane nobiscum Domine. Ngayon, bilang isang sambayanan, tayo ay nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria. Itinalaga at ipinagkakatiwala natin sa kalinis-linisang puso ni Maria ang ating bayan, mga pamilya at mga buhay. Batid niya ang lahat ng ating mahinaing, mga pagdurusa at ang ating mga pangarap na may makainang pagkalinga at malasakit. Bumabaling tayo sa kanya, ang ina ng aming manunubos at ina natin, na alipin ng Panginoon upang tulungan tayong iayon ang ating mga sarili sa kalooban ng Ama at gawin kung ano ang sinasabi ni Jesus sa atin tulad ng sa Kana sa Galilea kasama ng kanyang mga panalangin. Nagtitiwala kami na ang galak at pagdiriwang ay manunumbalik paglipas ng panahon ng pagsubok na ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birheng Maria, ipinaghanda mo ng marapat na tahanan ang Espiritu Santo bilang tugon sa pagdalangin ng mahal na Birhen para sa amin. Pagindapati mong kaming maging handa bilang tahanan ng iyong kapurihan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking pagkaganyan,
Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon'y hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Ang matapat sa pagsunod sa pahayag sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala na isa na si Jesus sa kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at nang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita, sinabi na kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Poong Senyor. Selebrasyon natin ng kalinis-linisang puso ni Maria. Mamaya ay meron tayong panalagi ng pagtatalaga. Kahapon, maraming salamat. Meron tayong prosesyon sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, puso ni San Jose, puso ni Maria, puso ni Jesus. Kaunaan ng pagkakataon, dahil taon ngayon ni San Jose, pinrosisyon natin ang 3 ng banal na pamilya. Sa ating unang pagbasa, 2 Korinto, bagamat ito'y kapistahan ni Maria, si Maria tinuturo lagi ang daan sa kanyang anak. Alalahanin natin na si Jesus ang nagligtas sa ating lahat sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo po'y pinagaling. Binigyan tayo ng medisina, ng gamot. Sa terminolohiya ngayon, vaccine. Ngunit si Maria, iniligtas din. Paano ang ibig sabihin ito? Kaya nga ito ang pagtuturo sa Immaculada Concepcion. Tayo ay pinagaling, pero kay Maria, sa kaso ni Maria, may preserbasyon. Ibig sabihin, hindi ipinahintulutan. Si Jesus pa rin ang nagligtas sa kanyang nanay. Tayo, nagkasakit, pinagaling. Pero sa kaso ni Maria, tagapagligtas pa rin si Jesus sapagkat hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay niya, may preserbasyon. Ito po yung pagtuturo. Diba? Hindi nagkasakit. Hindi nagkaroon ng bahid dungis. Preserved from original sin. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ito ang nawala si Jesus sa templo at natagpuan, sabi ng mahal na birhen, "Anak, bakit ginawa mo ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong tatay sa kakahanap sa iyo." Ngunit ano sinabi ni Jesus na hindi naintindihan ng kanyang mga magulang? "Bakit niyo ako hinahanap?
Di niyo ba alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Malalim yata yun. Di nila naunawaan. Pero naging masunurin nang nakita ni Jesus na naging masunurin si Jesus. Si Maria naman ay pinakaingatan niya itong sinabi ni Jesus. Sinabi niya, hindi niyo ba alam na dapat ako sa bahay ng aking ama? Nasa batang edad pa lang si Jesus, alam na niya ang kanyang misyon, alam na niya ang kanyang layunin. Naghahanda na siya sa pagsagib, sa pagligtas sa ating lahat mula sa ating kasalanan. At nakikipagtalo siya sa mga pantas sa loob ng templo at sila'y humahanga sa kanyang dunong at katalinuhan. Ngunit hindi mayabang si Jesus kahit na ba siya'y matalino, naging masunurin siya. Pero si Maria naman, pinag-isip-isip niya, mabibigat na Tagalog ito, nagbulay-bulay siya, nagmuni-muni siya, nagnilay-nilay siya. Ano ba itong kayamanan na sinasabi ni Jesus? Pagdasal po natin ating bansa, sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong sa atin tuwing may pandemya, nawa, yung mga nangyayari sa ating buhay, makita natin ang kamay ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwi na ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban, tugon po natin, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon, Guru, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo ng iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa bisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo isang bayan na nagpupo
bagay nagmamahal sa'yo. Saan nyo itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa isang na bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang aming pagdalangin at mga alay ngayong ginugunita namin ang mahal na Birhing Maria upang makamta namin ang tulong ng iyong habag sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang puso ni Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak sa kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan, laganap subong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Kalalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kanyang kabiyak na puso sina si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque,
San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat walang
Pakbay Pilipino, lakad tayo ni Jesus. Inangga o si Jesus, at ang puso'y ay saya. Inangga o si Jesus, at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, umunyong tayong lahat. Mira sa loob ko, lot tayo sa Diyos. Inanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Inanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng piging na walang hanggang kaligtasan, mapuspos nawa ng kasaganahan ng iyong pag-ibig, kaming gumaganap sa pag-unita sa mahal na Birhing Maria, upang patuloy naming madama ang walang patid na daloy ng katubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pambansang pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos. Habang sinasambit namin ang bawat kataga sa awiting ito, na daang taon ng dinarasal ng simbahan ni Kristo, humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami ay bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito, ay naghahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang Ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman na ngayon ay humaharap sa ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasa naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yakapin mo nang may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan, dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mahal naming Ina, itinatalaga at ipinagkakatiwala namin ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming archdiocesis, sa iyong mapagmahal at kalinis-linisang puso. Mula sa pagkamuhi, karahasan at paglalaban-laban nagahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami
mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipag-adya mo kami mula sa paglalapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipag-adya mo kami mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama. Ipag-adya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Ipag-adya mo kami. Hibik naming pakinggan, o mahal na Ina ng Diyos, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong uli sa kasaysayan naming bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mauwing pag-ibig. Puksain nawa ito ng ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi sa bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ni Lubhang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami mahadyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami mahadyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami mahadyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos Ama na bugtong na anak ay naparito ng noon at iniintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag na kanyang pagdating at siya ring nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya sa gantimpalang buhay na hindi matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo kami sa